And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Pia's Secret File. Si Pia na ngayon ay nakakaramdam ng pagsisisi, inis at lungkot dahil sa kanyang naging desisyon na hiwalayan ang original boyfriend niya, makipagrelasyon sa nakilala niya nung nagmamaster siya na si Zaldi. Tapos, cry-cry siya ngayon. Bakit siya nagsisisi? Kasi nag-ibang tao siya dun sa piling ni Zaldi. Biruin mo yun. Di siya pinag susuot ng maigsing shorts. Dapat lagi daw siyang maging matured. Mag-maxi dress daw siya. Kahit nasa bahay, naka-maxi dress, no? Taray! Kahit nga mayayaman, eh, feeling ko pag nasa bahay, komportableng suot lang na damit yung mga gusto nilang isuot, eh. Although, di natin masabi kasi baka wala lang ako mayaman na kaibigan, kaya gano'n. Pero yung mga kilala kong mayayaman na mga kaibigan, sa loob ng bahay, kahit butas-butas yung damit, basta komportable sila, go lang. Alam mo yun. But anyway, sabi nga nila, yung tunay na pagmamahal is accepting. Pero, gusto pa rin na mapabuti ka. Mapabuti ka. So, hindi ibig sabihin na ang baon ng hininga mo, tatanggapin ka na lang. Siyempre, dahil gusto mapabuti ng partner mo, ikaw, as a human being, sasabihan ka niya na mag-toothbrush ka naman. Ganun. Baka mamaya kasi ganun yung pagkakagets niyo dun sa sinabi ko eh. Ah, sabi ni DJ Rocky, ang true love daw, accepting yun. So, ibig sabihin, kahit ano pa yung itsura ko, kahit amoy bulok na itlog pa ako, kakainin ako, ganun. Charot, charot. Di ganun yung punto ko. Ang punto is, accepting ang true love, pero gusto pa rin nito na maging best version of yourself ka. Pero hindi ka babaguhin to someone who you are not. Magkaiba po yun. Anyway, so pakinggan na natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni Val Christopher Abelarde na magsusundo daw sa kanyang wife na si Maze or Mize na traffic pero ang saya daw makinig ng Secret File. Take it away. Well, DJ Rocky, talagang masakit yung nangyari kay Pia. Nasa kanya na, pinakawalan niya pa, wagas magmahal, pinakawalan niya pa, nagloko siya. Tapos ngayon, gusto niyang balikan, pero may iba na. Minsan talaga nasa huli yung pagsisisi. Pero, para kay Pia, siguro oras na para mag-move on. It's a lesson learned. Minsan talaga, bago tayo matuto, kailangan tayong sampalin ng masakit na katotohanan eh. Na nandiyan na pinakawalan pa natin. Siguro maging masaya na lang siya sa best friend niya. At least naranasan niya kung paano mahalin ng wagas. Yung nga lang pinakawalan niya. And siguro good luck na lang din sa kanya. Siguro i-wish niya na rin ng luck at maayos na pagsasama si JP at yung bago niyang girlfriend. Hindi man sa kanya na uwi na napunta si JP. At least alam niya na ngayon na dapat kapag nasa kanya na, i-treasure niya na yon lahat. So para kay Pia, alam ko naman na wagas din siya magmahal. Darating din ulit yung lalaki na handa rin siyang mahalin tulad ng pagmamahal ng best friend niya sa kanya dati. So salamat DJ Rocky, sayang daw naapunta sa market last time but hopefully pag napajogging ako sa CCP baka makita kita minsan. More power and thank you. Thank you so much Val Christopher Abelarde.
Sayang, inasa yun na hindi mo pa kasi iningatan. Eto naman ang sabi ni George Gon Baladitan. Hello DJ Rocky! Magandang hapon ulit! It's me again. Yes. Baka naman kay Ate Pia. Girl, nainis ako sa'yo kasi nga, ba't pa kasi pinakawalan si JB? Naiyak ako nung sa confront scene yung dalawa, yung sa dibo ng kapatid niya. Kung ako din kay JB, wala ka lugar kung bakit tatanungin ako o susumbatan ako. Tatanungin ako kung bakit hindi ko sinabi na umuwi ako, di ba? Bakit ko sasabihin na umuwi ako kasi may boyfriend ka na kahit alam ni JB na mahal ka pa niya. Deserve mo yung girl na iwanan ka ni JB. Tsaka may kanya-kanya na kayong buhay, mag-move on ka na lang. Tsaka huwag ka nang umasa na babalik siya sa'yo kasi nga, di ba, may girlfriend na siya. Magsimula ka na ng panibagong buhay. Diyos ko, tama si DJ Rocky Terran. Natulog ka na sa kutsyon, lumipat ka pa sa papag. Kaya ako sa'yo, girl, just move on. Naawa ko kay JB. Promise. God bless you, Ate Pia. Salamat, DJ Rocky. I love you. Love you also, maring George Gon Baladitan. Tama raw ako doon sa nasa king size bed ka na kutsyon na nalipat ka pa sa papa. Ito po ang sabi ni Spencer Alcala. Hello DJ Rocky, magandang hapon. Good afternoon. Ang masasabi ko lang sa ating letter sender na sana mag-move on na siya kasi si JP naka-move on na rin at nang siguro na intindihan ko siya na nangihinayang siya, na sinayang niya yung taong mahal na mahal na mahal na mahal talaga siya at handang gawin lahat para lang sa kanya. Kasi nung una pa lang, sana nakita niya na yun, yung mga ginawang sakripisyo ni JP na pumunta siya sa ibang bansa, na niisip niya yung mga kapatid niya, tsaka siya, para sa kanila yung ginagawa niya para mapakasalan ni JP yung ating letter sender. Sana may isip niya na yung mga bagay-bagay na meron siya, kasi pagka minsan yung isang tao na mahal na mahal ka at sinaktan mo, minsan hindi na na talaga maibabalik yun eh. Hirap nang ibalik yun. At sana ang matutunan lang ni ate na pahalagahan yung mga bagay na meron na siya at nagmamahal sa kanya. Yan lang po Ate Rocky. Maraming salamat. Good. Thank you so much, Spencer Alcala. Mag-move on ka na, Pia. Ito naman sabi ni Jennifer Daniel. Pagdating sa desisyon, huwag madaliin kasi baka pagsisihan sa huli. Pag tao, minahal ka, pahalagahan mo. O kapag ang tao minahal ka, pahalagahan mo. Kasi pag yan nawalan ng gana, I swear, ayaw na talaga niyan. Yun lamang po, maraming salamat from Jennifer Daniel ng Iligan City. Ito pa sabi ni Miko Lem, ang sakit sa parte na akala niya na patawad na siya pero may iba na palang pinahahalagahan. Ang maipapayo ko lang, darating din yung time na mapapagod uli siyang maghintay kay Kuya JP at kaya ngayon, mag-look forward na lang siya sa future niya. Kung may darating na bago sa buhay niya, huwag na lang sana siya ulit maghanap ng comfort sa iba. Kasi baka makasakit na naman siya ng feelings ng ibang tao. Good luck sa bago mong journey, ate. From Miko Lim. Ito naman ang sabi ni Charles Sancho. Sana'y panindigan ang mga desisyon in life, pero kung maling desisyon, wag na lang. Buti nga ang pagkain nakakabusog, sariling salita pa kaya? Ano ba yun? Hi kay Bernard Laurejas. Sorry, wala kang pagpapahalaga sa taong minahal. Tinapon mo yung taong nagmamahal sa'yo. Malamang tatanda kang dalaga. Ay, grabe ka naman. Nakasakit ka.
Yun lamang po, watching from TESDA Pampanga Provincial Office sa Lilungan Building, San Fernando, Pampanga. Thank you so much. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file sender for this afternoon. Two parts nga po ang nangyaring secret file ngayon. Kapanapanabika. At hindi natin inakala yung naging ending ng secret file ni Pia. Pero isa lang masasabi ko dyan. Matutong magpahalaga. Matutong magbigay ng importansya. Tsaka kapag nasa isang relasyon ka pa, utang na loob, huwag maghanap ng comfort sa iba. Matutong makontento. Kasi, tukso yan eh. Akala mo, tamang nararamdaman mo, tamang tao yan. Pero sa totoo lang, yung longing mo lang dun sa partner mo, dun yung nagmumula. Ingat po ah. Kasi the right person at a wrong time may fool you that he is the one. And that makes that person a wrong person but not the right one. Ulitin ko po. The wrong person at the right time may fool you that he is the one. Nandun lang siya sa lonely time. Pero baka ma-shock ka. Dahil panandalian lang pala yun. Lesson learned. Huwag ipagpalit ang taong minamahal sa taong malapit. Dahil baka uminda ka na aray ang sakit sa bandang huli. You've lost the moon while counting the stars. Hindi ako sigurado kung may babalik pa sa'yo o kung kailangan mo pang mag-antay. Nangihingi ka ng advice sa amin. Pero isa lang ang masasabi ko. Kahit ang dami ko na nasabi kanina. Go live your life. Discover yourself more. Para sa sobrang kilala mo yung sarili mo. Alam mo at alam mo na kung ano yung klase ng pagmamahal na gusto mong matanggap. At hindi dapat ito yung klase ng pagmamahal na babaguhin ka. Yung hindi mo na makikilala yung sarili mo. Dapat ikaw pa rin yan. Anyway, sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say, BRB, hindi pala BRB, GTG na to. GTG as in got to go. Susunod na po ang programang Ed Sarapan kasama si Diego at Tangenyo. Dito lamang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Bye-bye, people of the universe! Bukas ulit para sa programang Rocky's Secret Files. This is P.S. Secret File. Sasakyan si Kai.